At ito na guys, ang finished product. Guys, andito ulit tayo, nagbabalik sa ating munting kusina. Ngayon ay magluluto tayo ng pasta alla marinara. Italiano pong pagkain pero lulutuin ng Bicolano, kaya Bicolano style. Ipapakita ko po sa inyo yung mga gagamitin natin at tricado natin. Ito po yung ano, sibuyas, tsaka bawang, tsaka pritsimulo. Ito po yung ano natin, seafoods. Bali, halo-halo na to. Wala akong sariwa. Meron niya ng pusit. Meron ding hipon at tahong at marami pang iba. At tapos ito lang yung ricado natin. Asin. Tsaka yung ano, tomato paste. Tapos pamienta. Pamienta siyempre. Tapos ito yung pasta natin. Bali, nagpapakulo na ako guys ng ano, tubig. Yan yung tubig. Kita nyo naman, di ba? Yung tubig. Gisa na tayo guys. Magigisa na tayo. Hindi ko pala napakita ko kanina. Olive oil. Ngayon, kung wala naman kayong olive oil, pwede lang yung normal na ano, mantika. At mag-uumpisa na tayo guys. Lagyan na natin guys itong bawang kasi medyo mainit na siya. Ito sana lang. Pag medyo mapula na yung bawang, kapag mainit na maglatong masyado, ayan, mainit na siya, mainit masyado yung ano natin. Okay na, isunod na natin itong sibuyas. Tapos halo-halo. Bali guys, kung wala kayong ano, tomato ano, paste, tomato paste ba to? Basta ito ganito, ipapakita ko na lang sa inyo. Pwede din yung sariwa. Basta yung hinog ng ano, hinog ng kamatis. At habang nag-ano tayo, nagigisa, nagpapakulo ng tubig. Diba? Kailangan natin siyang kapulain para lumasa. Masarap yung amoy guys. Bago natin ilagay itong mga seafoods. Bali, pasta alla marinara ang tawag dito, pero sa atin pwede yung sabihin ng pasta. Tapos may seafoods. Ito guys, pwede naman gamitin ito pag wala kayong ganito. Sariwa, mas masarap. Tahong, pusit, tsaka ito ang importante. Tapos kung ano-ano bang ibang shell doon, yung mga maliliit sa atin. At lalagay natin ito guys. Pasensya na guys, malikot, lagi malikot. Lalagay na natin kung ano natin, seafoods. Tapos halo-haloin. Tapos bali guys, nung nagpakulo pala ako ng tubig, nilagyan ko na yung ano, ng asin, para pag nilagay natin yung pasta, maglasa na siya ng konting asin. Tapos to, lalagyan din natin yung asin. Pwede na natin lagyan pala para makita nyo. Asin. Kunti lang asin guys. Hindi nakadami kasi ano yung pasta. Tapos lalagyan natin. Ito yung lagi nyo namang nakikita sa niluluto ko. Paminta. May nilok sa paminta. Pwede nyo rin lagyan ng konting sili kung gusto nyo. At ito yung pampalasa ko. Yung sa North Cube sa atin. Dado naman dito. Yata, ayaw bumitaw. At ilalagay na natin guys itong pasta. Kumukulo na yung tubig. Ayan. Kumukulo na siya. Ayan na itong pasta. Ito naman, kumukulo na.
pag medyo luto na siya guys, lalagyan na natin siya ng basta tomato paste yata to, hindi ko ganun ano. Makikita nyo naman, makalimutan ko na, makalimutin ako eh. Depende sa inyo guys, kung gusto nyo ng mapula, mapulang mapula, kaya nang titikip ako kasi hindi gusto mapula, kaya kunti lang sa akin. Kusalo, hindi natin yung pasta. Mali magsasabayin siya. Sa atin guys, mas magandang magluto ng ganito kasi yung mga shell natin tsaka yung ano, mga sariwa, yun ang mas masarap. Yung taong na sariwa, tapos ipon, tapos yung mga shell, makikita mo bumubuka sila ng dahan-dahan, yun ang masarap. Lalo sa taong. Ito kasi ano na to, kumbaga wala nang balat. Tapos titikman natin siya guys. Madali lang sundan, bali pinakita ko naman sa inyo yung ano, titikman natin. Ayos. Pinakita ko naman sa inyo yung ano, mga ricado natin, simple lang, di ba? Meron lang tayong bawang, sibuyas, paminta at asin, tapos yung pampalasa natin, tapos itong dahon ng prinsimulo. Tapos ito, halu-haluin natin siya guys. Tapos pagluto na, kung magiging magkasama yung normalo, pagluto na din yung pasta, lalagyan na natin dito. Kaya masarap na siya. Sali templado na to, pwede na natin patayin to. Aantayin na lang natin yung pasta guys. Okay na guys, luto na yung pasta natin. Ayan, luto na siya. Tapos isindulit natin to para umiinit at ihahalo na natin siya. Ganun lang kadali guys. Makakain ka na ng ano, Italian foods sa simpleng paraan. Papakita ko siya, ilalagay na natin dito. Ayan siya. Tapos halo-halo ko na natin siya. Kompleto ricado na to guys. Kompleto ricado ko konti. Depende rin, sabi ko nga sa inyo, depende rin sa inyo yung kulay ha. Kung gusto nyo ng mas mapula, dagdagan nyo ng pampapula. Kung gusto nyo nang hindi ganong mapula, okay na yun. Ganun lang karami. Kaya na lang magtansya. Tapos, medyo natutuyo-tuyo siya guys. Masarap. Inahan lang natin ang kante. At meron akong tinira dito na tubig ng pasta. Pampasarap din yun guys, pampasarap. Halo-halo lang. Halo-halo lang, hindi sa mga katawan. Tapos pag okay na, nahalin nyo na ng mabuti. Ay, okay na. At ilalagay na natin ito. Ilalagay natin ito guys, hindi ko na lalagay ko din yung ricado natin sa description. Pero matatandaan nyo naman eh. Matatandaan nyo naman na andun naman sa unang ano natin. Video. Kasi isa na guys, malikot. At pagkalagay natin ito, pinalagay natin siya ng ganoon. Ayan! Lagyan natin. Tapos sa harap natin. Pero ipapakita.
ipapakita ko muna sa inyo guys ang ating obra maestra, Bicolano style pasta ala marinara. Ayan na siya. Pakikita nyo muna. At ito na guys ang finished product. O, diba? Sama ko dito. Tama ka dito. Ayan na. Nangangamoy na. Sarapin. Salamat. Maraming salamat sa pagsubaybay. Shout out pala doon sa mga bago kong kaibigan at mga kaibigan ko pang dati. Tayong lahat, basta shout out sa inyo. At yung nag-request din, ayan o. Ayan na yung ano, nire-request mo. Maraming maraming salamat. Pasta ala marinara, o diba? Bye-bye!